Welcome back mga ka-DIY. So for today's video, diba, sikat na sikat ang ating emergency light. So nakagawa na tayo ng tatlong version nun mga ka-DIY. At marami pa rin nagre-request ng modification. Gusto nila, pwedeng i-remote control. So kahit nasa malayo, pwede yung patayin at buhayin yung ilaw. Yung iba gusto may USB output para pwede nga naman mag-charge ng power bank. At yung isa pa, kung pwede daw lagyan ng hook para pwede nating isabit mga ka-DIY. Pwes, sa ating video today, susolusyonan natin lahat yung upgrade na yan. Gamit ay ito. O ayan, charan. So, salamat kay Sir Bong. So, member din siyang Pinoy Geek. Nakita ko sa kanya yung post niya about dito sa ilaw na to. Kaya agad-agad ko namang binili at sinabi ko sa kanya. At tama nga naman. Napakaganda nito, compact, halos kasing laki lang ng ating DIY emergency light mga ka-DIY. Ang kagandahan lang nito, mabibili mo na siya sa Shopee ng buo na. At ano ba yung hinahanap natin? Hook para pwede isabit. Ayan, present. May USB output at syempre, pwede nating kontrolin gamit ang remote. O ayan o, may IR siya. May IR receiver, tapos meron tayong remote pang on-off, pang change ng mode, tsaka pang SOS. O, diba? So, lahat yung kailangan natin mga ka-DIY nasa kanya na. Kung gagawin kasi natin dito, lalagyan natin siya ng hook, pwede naman. Lalagyan natin siya ng remote, so another circuit yun mga ka-DIY. Lalagyan natin siya ng USB output, another circuit din yon. So, tataas yung cost natin. Yung kasing dating mga ginagawa natin mga ka-DIY, nagko-cost yun ng 300 to 400 isang emergency light. So, depende na lang sa mga component kung saan mo mabibili, kung bago yun ba yung battery, or kung saan mo mapupulot yung mga kung recycled. So, pwede mo mura, pwede mo mahal, pero ang average nun, 400. So, kaya hindi rin ako nagbebenta nito sa shop mga ka-DIY kasi medyo pricey rin yung paggawa. Samantalang ito, mabibili ito sa Shopee, ito mismo, so link sa video description, 175 pesos mga ka-DIY. So yung liwanag nito halos ano eh, tinesting ko siya parang 3 watts, mas mababa sa 3 watts, pero pwede na rin, may liwanag na rin siya mga ka-DIY. So ano pa ba? Kaso ang problema natin dito mga ka-DIY, yung charging input natin, micro USB, 5 watts lang yan, so mababa. Matagal, hindi siya fast charging. O, hindi nga fast charging. Kahit yung normal na charging lang na 10 watts, hindi siya ganon. So, matagal. Maliit yung solar panel niya, halos ano lang siguro to, 3 watts lang or below pa mga ka-DIY. Kasi ang liit lang eh. So, yun yung mga drawbacks niya. Tsaka isa pa, yung ating battery. Yun. Yung ating battery capacity dito, ito, ayan, ginamit ko si Xstar, yung actual capacity niya, 600 mAh lang mga ka-DIY. So, napakababa. Siguro may makukuha ka dyan na 1000 mAh. So, napakababa. So, ngayon, gawin natin siyang almost perfect mga ka-DIY. Yung mga cons niya, okay yun. Yung mga pros niya, okay yun, diba? May remote, may USB output, may hook. Yung cons niya, yung mababang charging, mababang battery capacity, at saka solar input na mababa. So, i-upgrade natin to mga ka-DIY para lahat ng kailangan natin nasa kanya na. So, sundan nyo na lang ako sa video na to. Gawin natin, i-upgrade natin siya. Ano-ano ba yung mga gagamitin natin mga ka-DIY? Siyempre, ang ating best friend, si TP5100. Gagamit din ako ng type C. So, female. Ito yung female type. Ito yung magiging power input natin or charging input ng ating TP5100. Pwede rin yung barrel connector kagaya nito. So, optional naman. Pero yung recommended kasi sa gagawin nating upgrade is 10 watt solar panel. So, yung ginamit ko na yun dati, may USB output naman yun. So, pwede nyo siyang i-connect na dito rekta. Pero kung gusto mong lagyan ng DC barrel na ganito, 5.5 by 2.1, so pwede rin nyo rin kabitan mga ka-DIY. Pero sa upgrade na to, type C na lang kasi sobrang common naman na ngayon yung type C. Pati yung solar panel nga na 10 watts, dito na natin ikakabit sa type C kasi USB-A yung output nun. So type C, USB-A cord na lang yung kailangan mo. And then, ito pa mga ka-DIY. Ang gagamitin kong battery ay 3,000 mAh, dalawa. So, from less than 1,000 mAh, gagawin natin 6,000 mAh yung ating emergency light
upgraded version. So mamaya ipakita ko yung total cost. Ngayon, gawin muna natin is i-upgrade natin siya. So ayan mga ka-DIY, tapos na natin ikabit yung ating bagong battery. So wala naman akong binagong wiring dito sa mismong ilaw natin mga ka-DIY. Sa USB nya tsaka micro USB, wala tayong ginalaw dyan. Pinalitan lang natin yung battery. Tapos nagkabit tayo ng bago, ito yung ating Type-C charging input papunta sa ating TP5100, tapos meron lang tayong LED. Yung output niya papunta lang din sa battery for charging. So ngayon, ikabit ko na siya, buuin natin and then testingin natin i-charge. So ayan mga ka-DIY, gumagana pa rin naman siya. Yung remote, on, off, on, off. On, tapos mode 1, mas, ayan. So, pwede nyo siyang lakasan at hinaan. Mode 2, ayan, yun yung medium. Tapos, yun yung pinakamalakas niya sa camera, nag-ano, no? Tapos, ito yung blinking. Tapos, meron din tayong SOS. O, diba? SOS yan, pag emergency. Iilaw mo yan, alam na nila SOS yan. Tapos, i-off ulit natin. On, off. O, diba? Ayos! Meron na tayong 10 watts na charging input mga ka-DIY, kasi 10 watts yun, 1S na ano eh.
1S2P na battery, 10 watts charging yung ating TP5100. May hook, may built-in solar panel, and then pwede rin natin siyang kabitan ng 10 watts solar panel. Try natin i-charge, mga ka-DIY, syempre. Ayun, so iilaw siya ng red. So charging tayo, mga ka-DIY. Hindi ko lang sure kung fully charged yung battery ko eh. Try natin i-measure sa watt meter. So charging tayo ngayon, 3 watts. Naku, fully charged nga yung battery. So lubatin ko muna to, testingin ko kung gaano katagal, and then i-charge ko ulit. Ipakita ko sa inyo, mga ka-DIY, charging tayo 10 watts. Abangan nyo pala hanggang dulo, konti na lang, ipapag-giveaway natin ang ating emergency light, mga ka-DIY. Mga ka-DIY, nakita nyo yung ilaw natin, ginamit natin from August 5 until August 7, may ilaw pa siya. Although mahina na, pero tumagal siya halos 36 hours or more than, mga ka-DIY. So sulit na yung ating upgraded emergency light from Shopee. Ngayon, ipakita ko naman sa inyo, i-charge natin gamit ang ating Type-C or upgraded charging input, gamit ang ating watt meter. So ayan, umaabot naman ng 9 watts. So ayos, 'di ba? Upgraded na yung charging natin. So saglit lang or ilang oras lang mapu-full charge kagad natin yung ating 6000 mAh na battery upgraded sa loob nito, mga ka-DIY. Ngayon, nasa dulo ka na ng video, kaya ayun, syempre para sa inyong mga solid ka-DIY, ipapamigay natin ang ating emergency light. Hindi lang isa, pero dalawa, mga ka-DIY. So dalawa ang ating magiging winner for this video. So para sa una, syempre yung normal nating ginagawa, please share this video in your Facebook profile in public and tag 5 katao and then comment ka below ng inyong Facebook profile, mga ka-DIY. And then ang ating second winner ay paramihan lang ng like ng comment dito sa Facebook. So 'di ba magko-comment kayo dito sa Facebook? Ay, 'di ba magko-comment kayo dito sa video na 'to sa YouTube? So ipa-like nyo lang 'yon, mga ka-DIY. Pwede kasing i-like yung mga comment na 'yan dito sa YouTube. So kung sino yung may pinakamarami, automatic mananalo ng ating upgraded version na emergency light. So ayun lang, maraming salamat, mga ka-DIY. Umipiyok pa ako. Please don't forget to subscribe kung hindi ka pa nagsusubscribe. Like and share this video. So maraming salamat, mga ka-DIY.